Pro Peso. Ano naman ba yung special na kiniklaim ng Pro Peso na to? Aba, yung sabi ng Pro Peso na to is get money. Huwag nyo munang i-download. Panoorin nyo lang ang video na to para magkaroon kayo ng tamang expectations at makapag-decide kayo kung talaga bang bibigyan nyo yung mga personal information nyo sa loan app na to. Kasi baka magsisi lang kayo, guys. If you wanna learn more, then keep watching. Everybody, welcome back to my channel. So for today's video, ito nga si Pro Peso ngayong pag-uusapan natin. Na nadadownload po sa Google Play Store at, well, rehistrado naman siya kasi ano naman siya sa SEC website. Pero ano kasi siya sa list ng mga lending companies na parang subject to amendment pa yata. At wala po siya dun sa list of recorded online lending platforms. But anyway, andun po siya sa Google Play Store at sabi niya get money instantly now. Pero bago kayo mapadownload, guys, panoorin niyo muna yung video na to, ano? It's not sponsored. It's based on my personal experience, mga guys. Kasi dinownload ko siya at tinry. Pag nakita niyo siya dun sa Google Play Store, meron po siyang 4.8 stars. Aba, bongga. Pero totoo bang 4.8 stars? Totoo bang masaya yung mga tao dito kaya binigyan siya ng 4.8? Kasi pag dinisplay mo, yung lahat ng mga nag-comment, may mga nagsasabi na mataas na yung interest niya. Meron din nagsasabi na pag naglo-loan ka daw ng 2,000, yung matatanggap mo is 1,200 lang. At yung iba sabi, 1,260 lang yung matatanggap mo. At dapat mo siyang bayaran sa loob ng 7 days. So medyo mahal siya, masakit siya sa bulsa. Tinry ko siya at tiningnan ko kung totoo ba yung mga sinasabi nila. At guys, nako, didiretsuhin ko na kayo. Nabigla ako dahil nung na-reach ko na yung dulo, guys, ha. Doon ko siya nakita na i-a-approve ganya sa 2,000 pesos. So, sinasabi nila na loan up to 20,000 pesos. Pero syempre, for first time mo, huwag ka mag-expect na yun yung makukuha mo. Magsisimula ka sa mababang amount. At magtsatsaga ka for a while bago tumaas yung credit mo. At bago mo yung gawin, guys, bago ko yung mapagsapalaran sa loan up na to, well, tingnan mo na lang yung mga screenshot ko. Kasi for example, yun nga, sa dulo doon ko nalaman na yun, binigyan ako ng credit limit na 2,000 pesos. In-approve ako sa 2,000 pesos. Pero, yung ikakaltas niya, totoo pala yung mga sinasabi ng mga tao dun sa comment section eh. Kasi yung ikakaltas niya ha, eto ha. Yung ikakaltas niya, yung matatanggap ko daw is 1,260. So, ayan. At ipapadala niya sa GCash mo. Kasi, or kung ano man yung disbursement mo. So, yung tanong dito, pag nakita mo ito pala yung ikakaltas niya, ipopost mo ba? Yun, itutuloy mo pa rin ba? So, kung itutuloy mo, ito kasi yung mga information na hihingin niya sa'yo. So, ayan, pag na-download mo na siya sa Google Play Store, sabi niya yung interest daw is 0.05. Pero kung hindi mo napanood yung video na to, hindi mo malalaman kung magkano pala yung ikakaltas niya. Or kahit na hindi mo man napanood yung video na to, guys, at least nakita mo yung mga sinasabi ng tao dun sa comment section. Sa Google pa lang mismo. So, ito po yung mga information na hihingin niya. So, meron siyang pa-questionnaire na, naku, nakakaloka yung questionnaire niya. Para masasabi ko, ano ba to? Kasi tatanungin, what is the current total amount of online loan arrears? Tatanungin niya kung meron ka mga outstanding loans, yung mga ganun. Tapos, kung magkano ba yung current mong mga utang, like ganun yung mga questionnaire. So, pagkatapos nun, eh, mapupunta ka na dun sa in-part na kung saan magbibigay ka na ng mga personal information nyo. Kaya guys, pag-isipan nyo kung magbibigay kayo ng personal information sa mga ganito mga platforms. So, yung hihingi niya is your first, last, middle name, optional. And then, yung birthday, gender, kung single status, kung ano ba yung type ng housing mo, kung rented ba or owned. Tapos, education level, driver's license, address. Buti nga nga lang, yung Facebook is optional pa. Pero hingi po siya ng email address. And then, ipapa-confirm niya kung tama ba yung mga information mo ayon. At confirm mo lang kung gusto mo talaga magpatuloy. At hingi po siya ng access sa calendar mo. O siya, Sarah. Employment status, pwede kang maglagay ng freelance work. Kasi may ibang mga loan apps na ayaw ng ganito eh. Pero buti meron siyang ganito. But is it really worth it? So, moving on. Kaya yun, hihingi po siya ng mga job information mo. Yung mga emergency contact information mo, hihingi rin siya. So, tatlo lang yung hihingi niya. Pero yung first, dapat kamag-anak mo. Mother, father, daughter, yung ganun. At saka yung next two, pwede ng mga friend or colleague. At tapos next, hihingi po siya ng permission na i-access na yung messages mo. Naku, grabe, marites siya. And kailangan mo siyang i-allow kung gusto mo magpatuloy.
Kaya nga, tinatanong ko sa inyo, is it worth it? So moving on, hihingi ko siya ng picture ng ID mo. At yan, ipicturean mo yung ID mo. Tapos magla-liveliness check ka. Pagkatapos nun, ay kaya dahil magta-take ka ng picture, so hihingi niya yung permission na ma-access yung camera mo. Ganun. At magbibigay po siya ng tips kung paano niya, paano gagawin yung pag-capture ng image mo. So susundin mo lang yan kung gusto mo talagang umutang dito despite na sinabihan na kita na medyo mataas yung kanyang service fee. Tapos ito hihingi niya rin kung ano yung saan mo pa gusto ipapadala yung pera i-loan mo. At yung pagkatapos ay i-click mo lang yung next at saka i-click mo lang yung apply at doon mo malalaman kung magkano yung ibibigay niya palang credit limit sa'yo at kung magkano yung ikakatas niya sa credit limit niya o sa pera na i-loan mo. Kaya guys, nasa inyo yan kung gusto nyo umutang dito o hindi. Yung mahalaga is nabigyan ko na kayo ng information para makatulong sa inyo kung makapag-decide kung talaga bang uutang kayo dito o hindi. So, ito po si Propeso ha. At syempre, hindi po kasi laruan yung mga utang-utang na ganito. Meron po siyang effect sa ating mga future. So, nasa inyo talaga. Dapat pinag-iisipan yung mga ganito because yung pag-uutang ay isang responsibility mga best. Well, yung sa akin, kung ako lang yung masusunod ha, kung ako lang yung masusunod, hindi ko na siya i-go. Kasi ayoko ng mga ganito mga service fee. Kaya nag-log out ako, unfortunately, hindi mo siya mapapadelete. Tapos may iba pa yung mga nagsasabi dun sa Google Play Store na ano, na kahit na nag-apply na sila ng re-reject pa rin siya, so parang kinuha lang yung personal info. So kung meron kayong gustong idagdag, meron kayong reaction, comments, or meron kayong gustong i-suggest ng mga loan app na silipin, let me know in the comment section below and I'll see what I can do. I'll try my best. But for now guys, at least ito yung ating video na to. I hope meron kayong natutunan and please come back for more videos. Kaya kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe na kayo. And I will see you on my next vlog. Bye!